Silent conversation rin po. Ngayon po, kino-confirm niyo po ba na meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal? At ano po iyang tinatawag na angels of death? Yan po ay kasinungalingan. Mm-hmm. At kung yan ay akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Okay. So, sinasabi nyo kasinungalingan yung isang hukbo na nasa inyong disposal. Opo. Pero ano naman po yung angels of death? Hindi ko po, invento po nila yan. Invento lamang. Ano ang, kanina po kasi sinabi po ni Sir Edward na yung ano ba ito? Yung teka ha. Kay Edward. Yung 2nd Metro Davao Signal Battalion ay may kaugnayan sa Task Force Davao. So, ano ang ugnayan kung mayroon ng Angels of Death dun sa DDS o Duterte Death Squad naman? Wala po akong personal knowledge niya, so I invoke my right to remain silent on that issue also. Alright. Sir Edward, maaari mo bang ipaalala sa amin? Di ba kayo yung bahagi ng 2nd Signal Battalion, Nicky Boloy? Opo, Madam Chair. Okay po. Ano po ba yung 2nd Signal Battalion? Para ba yung private army? Actually po, Madam Chair, ang 2nd Signal Battalion is a legit po na galing sa Philippine Army. Noon po, nag-start yung ano ni Kibuloy po, yung private army po. Noong panahon pa po ng Task Force Davao, kasi nung unang batch ng Task Force Davao, yung hindi po ako nakasali doon, meron po mga workers na kasama ko, yung pili lang, sila yung mga unang batch talaga. Task Force Davao is local lang po ng Davao. Yes. Noong 2015 po, mag-jump out po tayo. 2015, na-endorse po yung ano, paaro sa dito sa kingdom. Because paaro is gamit na gamit po kasi national na po siya. Ano po yung paaro? Philippine Army Affiliated Reserve Unit. Okay, paaro. Paaro okay. Po. Under po ng 11 RCDG, at saka po yung sa RSCOM po na ano, yung nag-train po is 1105 Community Defense Center ng 11 RCDG. So yung paaro na sa ilalim ng 11 RCG? RCDG po. RCDG. Ano po yung RCDG? Reserve. Ano po? RCDG is Reserve Command po. Ng Philippine Army. Ano po? At yung paaro na sa ilalim ng 11th RCDG at ng... Ano po? Si... Kaya nag-train po is yung sa 1105 Community Defense Center po. Nag-train. Opo, 11, yung under po na nga sa training. 1105 Community Defense Group? Group po, group. Community Defense Group, okay po. Defense Center po. Defense Center, okay. Bali po yung second Signal Battalion po is, ano po yan, buo po yan ang buong kingdom members o workers po. Wala pong nakasali dyan ng mga tagalabas. Hindi po kagaya ng ibang mga reserve unit po ng paaro sa ibang lugar po, sa ibang tawag nito, sa ibang parte ng regional po na ano. Yung exclusive po talaga yung 2nd Signal Battalion under po ng SMNI. Oh, okay. Under ng SMNI, yung opo. Media company. Opo, media company. Pero yung po. Media company ng SMNI, merong sa ilalim niya nitong 2nd Signal Battalion. Opo. Ito po yung certificate ko po, sineres ko. Okay. Kahit ko po yung ano yes, talaga. Yes, please. And then pakisubmit ng kopya sa aming COMSEC. So ito po yung ano namin, yung sa September 7, 2015 to November 21 na training po namin. Okay. Ano po is, Philippine Army Affiliated Reserve Unit, paaro, then Military Orientation Training of the 2nd Metro Davao Signal Battalion, Sunshine Media Network International. Ito po yung, ano, ito pala ay 2nd Metro Davao Signal, opo, Battalion, Signal Battalion, yung buong pangalan niya. Opo. Okay. Diyan ba sa 2nd Metro Davao Signal Battalion,
kinukuha yung tinatawag na Angels of Death? Actually po, meron po tayong dyan po niya kinukuha. Yung ibig kong sabihin, yung Angel of Death po kasi, yung mga nagpumapatay po, yung mga labi na sa kasamahan ko, na mga worker na napatay na po. Bali, kung saan po yun, for example, ako po, pag nakitaan ako ng loyalty, talagang gusto kong pakita yung faithfulness ko sa ministry, sa anak ng Diyos, bali kong gawin yun. So yung pagkaalam nyo sa Angels of Death ay pumapatay sila, pumapatay pati ng workers, pumapatay ng workers para magpakita ng loyalty kay Kibuloy. Yung Angel of Death is nabuo po yun yung sa mga agents sa kanya. Oh. Kahit sa pastoral po, narinig nyo po sa kanyang yung na po ni Lulia, na papatayin yung mga pamilya niya pag lumabas, pag marami silang alam. Hmm. Tapos nag lumabas sila, hindi na sila maaaring makalabas sa ministry, sa poder niya. At saka maraming alam po, yung nakakaalam po sa, lalo sa pastoral, inner circle, mm-hmm. yung mga ganun po. At saka mayroon din pong member ng, yung sa Angel of Death, yung kasama ko rin po, yung si Simon Tagnipis. Mm-hmm. Si Simon Tagnipis po kasi, siya yung pumatay kay Jarog. Kay? Jarog po. Jarog? Opo, Jarog. Sino po si Jarog? Duming Jarog, hindi ako, dato po yan ng Kausayan. Kahusayan? Sityo Kahusayan ng... Sityo Kahusayan. Opo. Yung sa ata yan, sakop ata yan ng Manuel Gianga sa Davao City. Sa Davao City, Sityo Kahusayan. Nakasama ko po yan, open secret na po yan sa security department sa amin na isa, siya yung talagang tumira kay Jarog. Ang security department, ito rin po yung 2nd Metro Davao Signal Battalion. Opo. Under po ng security department yan ng Kingdom. Kasi more or less 21 department yung nasa loob ng Kingdom. May logistics, yan transportation. Opo, logistics kina Mr. Resita. O, tingin kayo naman sa security department. Okay. Ganun po yung namin, set up po dyan sa loob. Okay. At nung nasa loob po kayo nitong 2nd Metro Davao Signal Battalion o yung security department, meron ba kayong nasaksihan na inabuso o meron ba kayong nasaksihan na sinaktan? Paano yung ginagawa sa kanila? At bakit sa mga balita, usually sinasaktan yung mga miyembro? Maging ako po, hindi po ako exempted sa punishment. Pari nila sabihin sa akin na sa Bisaya pa, pabadlong yung matigas yung ulo. Tao rin naman po tayo nagkakamali. Lalo na yung sabihin, bawal mag-cellphone. Meron pa lang ako nakikitang pamagat nung event na closing ceremony. Welcome closing ceremony or ceremonies, military orientation training. Baka ito yung binanggit ni Edward kanina na ganitong klaseng training ng mga paaru na nasa 2nd Metro Davao Signal Battalion na may kinalaman sa Task Force Davao, yung paaru sa ilalim ng 11 RCDG or yung 1105 Community Defense Center. Okay. Edward, alam niyo ba ito? Itong closing ceremonies ng military orientation training na to? Madam Chair, una sa lahat, yung curriculum po yung TF Davao is separate po yun, iba yun. Opo. Unang training po yun ng batch ng worker. Okay. Pero lately, naging pumasok na sila sa paaro. Yun yung national. Separate po yung Task Force Davao sa paaro. Yung paaro nag-start 2015 po. Ng batalyon. Okay. Yan po yung mga lately na yan ng mga batch ng mga ng mga training po. Kasi hindi lang naman sa aming batch 2015 yung may training Every year nag-help po ng training. Kung mapapansin niyo po, pagkakaalam ko hindi pa Brigadier General po si Ibuloy nung time na yan, nung time namin. Mm-hmm. Parang bago lang ata yan naging Brigadier General sa reserve unit. Yes, na nakikita natin sa litrato na natakpan lang ng bilog sa kanila, pero BGen, Pastor Apollo C, and I suppose Kibuloy. Apo. Pwede nyo bang i-confirm ito, Mr. Kibuloy? Still on this issue, I invoke my right for a message and report. As to the efforts that is being undertaken by the CIDG in particular and the PNP in general,
We are continuously identifying the alleged members of Angels of Death, profiling of the alleged members, interview of victims' family, relatives, and witnesses relative to the crimes perpetrated by the alleged Angels of Death, thorough and discreet validation on the involvement of the alleged Angels of Death relative to the death of former KOGC members, coordination with other intelligence units, the local police, the AFP, counterparts, and other agencies for case build-up and possible operations if evidence warrants. And next is continuous monitoring and gathering of information and submission of development report as obtained. Now, ma'am, I would like to bring your attention to the diagram being shown in this slide. We would like to show you how is the flow of instruction being undertaken. Of course, as we all know, that the KOGC is a structured organization, but this one, it is not an structured organization. Kaya yung Angels of Death, ma'am, is the term that is being used. But it is not an organization. It is how, in this diagram, how the instruction is being relayed or being followed by the members. Well, of course, on the right corner, as you can see, is Pastor Apollo Kibuloy. Based on that diagram, Madam Chairman, there are four na kanyang pinagkakatiwala ng kanyang mga instruction. Si Mr. B, of course, Mr. Crescente Canada, si Ingrid Canada, at saka si Pastor Acobo, based on the diagram. Yan, ma'am, yung apat na mga pinagkakatiwalaan niya. As of now, base doon sa mga nakukuha nating mga interviews and affidavits na nakuha natin. So, yan ang lumalabas sa ating structure. Now, ma'am, in relation to the punishments being undertaken, on some deaths also, but we are not saying that they are the perpetrators. That's why, on the words of our director, we are on case build-up. We have to gather evidence so that we can prove the objectives that you wanted, to prove the whatever crimes that was committed. Those are the circumstances. To explain further, ma'am, the diagram. If you see on the diagram, ma'am, most of the instructions is coming from Ingrid Canada. However, if you look into the diagram, dotted line po siya, ma'am. So meaning, she gives the instruction. However, they need confirmation from Crescente Canada. That is why there is a solid line coming from Crescente Canada. So hindi po pwedeng si Ingrid lamang po yung magbibigay ng instruction at siya lang din po yung susundin. So magagaling i-confirm din po nung mga 1 to 12 na yan and more kay Crescente Canada. Yan po yung usually nangyayari. As what we are saying, ma'am, these are all taken, extracted from the accounts of our witnesses and taken from their affidavits. Hindi ito imbento. All others, ma'am, yung mga nandyan, ma'am, yung mga nakapula po dyan, ma'am, if you look into that, so, yan, ma'am, yung mga ongoing investigation po natin, yung mga tinapan po natin na ABC, yan ay mga witnesses po natin, ma'am, and with indulgence of the committee, Madam Chairman, since this is an ongoing investigation and we're looking into some evidence, before we can file a case before the court of law, yan po lang muna yung maipapakita natin sa ngayon, ma'am.